Ayun, so hello guys, magandang umaga or magandang araw sa inyong lahat, no? So natapos na tayo sa ating first and second topic, no? So punta tayo dito sa ating third topic. So ito yung tinatawag na sequence control, okay? So ano nga ba yung sequence control? So kadalasan ginagamit natin to kapag meron tayong multiple motors na pagaganahin, na kailangan is hindi sila sabay-sabay na nag-on, or merong part na magsasabay, merong part na hindi. So, papasok tayo sa tinatawag na sequence control. Okay? So, ang isang example nito is yung mga air conditioning unit, no? Na kailangan mauna yung blower kaysa doon sa mga compressor. So, yung mga simpleng example dito. Okay? So, pasok tayo sa sequence number 1. Okay? Yan, sequence control circuit number 1. Okay? So, na-ready ko na siya dito, no? So, kung mapapansin nyo, napaka-simple lang ng power diagram niya. Okay? And ito yung circuit diagram. So, magfo-focus tayo ngayon dito sa circuit diagram natin. Okay? So, pansinin lang muna natin, no, kung paano siya ginawa. Okay. Dito, kung mapapansin nyo, hindi natin pwedeng i-press or i-activate yung motor number 2 kapag hindi pa activated ang motor number 1. Okay? Ganon din yung kay motor number 3, hindi rin siya pwedeng mag-activate kapag hindi pa activated si motor number 2. So, paano yung sequence niya, sir? So, ganito yung sequence niya, no? Kapag in-start ko ang push button number 1, pag pre-nest down ko siya, mag-a-activate ngayon ang motor number 1. Okay? Sa pag-activate ng motor number 1, syempre, babalik muna to, no? Magko-close ito. Okay? So, kapag nag-close yan, pwede mo na ngayong pindutin si push button number 2 para i-activate si motor number 2. Okay? So, nandito yung kuryente. Ayan. Okay, so pag nag-activate si motor number 2, automatically, magko-close ang contact niyan na nandito. Okay? So, pwede na natin ulit pindutin yung push button number 3. Okay, mag-a-activate yung motor number 3 and magko-close to. Okay? So, ang magiging sequence niya is from motor number 1, motor number 2, and motor number 3. Ayan. So, kapag naman merong na-detect na overload ang kahit sa isa sa tatlong motor niya ito, ha, kahit isa lang, mag-off yung system natin. Okay? So, pag pinindot ko rin yung stop, mag-off din yung buong system natin. Okay? So, yan yung sequence control number 1. Sequence control circuit number 1. Okay? So, pasok tayo ngayon sa sequence control number 2. Okay? So, number 2 is ito na siya. Okay? This is sequence control number 2. Ayan. So, makikita nyo rin ito doon sa libro nyo. So, pwede nyo itong i-check page 237. So, pwede nyo siyang i-check. Okay? So, sequence number 2 naman, nag-iba na siya. Naka-parallel na or naka-end. Aha. Familiar ba kayo sa or and end logic? So, kung hindi kayo familiar, i-discuss ko siya dito na mabilisan. Okay? So, pag sinabi kasi nating OR, ganito siya ang OR. Ire-represent ko siya sa push button. This is OR. Bakit ko sinabing OR? Pare, pangalanan natin itong si 1, ito si 2. Pag OR kasi, kahit sino sa dalawa ang pindutin ko, mag-a-activate ang system. Okay?
One or two will activate the system. Okay, tandaan nyo yung or. Command. Paano naman si end? Sa end naman, ganito. Ito si 1, saka ito si 2. So, sa end naman, dapat parehas kong pipindutin ang dalawa para mag-activate yung system. Sabay po. Okay? So, 1 and 2 will activate the system. So, ganun yun. Okay, balikan ko si or, ha? 1 or 2 will activate the system. Ayun dun si or. Pag sinabing end, 1 and 2 will activate the system. Ibig sabihin, sabay sila. Okay, sana maintindihan nyo yung on, or and, end. Okay, so, madali lang yan. So, dito, kung mapapansin nyo, naka-or siya. No? Okay. So, paano to? So, kapag pinundot ko yung push button number 1, automatic, mag-a-activate yung motor number 1, magko-close contact to. Okay? So, pag nag-close contact to, magko-close contact din to. So, pwede ko na ngayon pinutin sa number 2. Pero, kapag ang motor number 1 ay hindi naka-energize, naka-open to, hindi mo po mapipindot si motor number 2. Okay? So, magko-close to. Magko-close din to. Pwede natin pinutin si motor si push button number 3 para mag-activate si motor number 3. So, magko-close din to. So, katulad din nung kanina, no? Na ang sequence niya is 1, 2, 3. Tapos, yung ano natin, overload, kahit sino yung sa tatlong to is mag-open, magko-close yung system. Or kapag pinindot natin yung stop, magsha-shutdown ng system natin. Okay? So, ulitin ko lang, ang sequence natin ngayon is 1, 2, and 3 pa rin. Okay? So, yan yung sequence control circuit number 2. Pero tayo ngayon sa sequence control number 3. Okay? Ito na tayo. Ito yung tinatawag na sequence control circuit number 3. So, parehas din to nung kanina. Na iba lang siya ngayon. So, analyze natin, ha. Merong contact si 1M dito. Ibig sabihin, hindi ito mag-a-activate hanggat sa hindi nag-a-activate to. So, pag prenest natin yung push button number 1, mag-a-activate to, magko-close to, magko-close to. So, pag nag-close yan, pwede na natin pindutin yung number 2. So, pag na-pinindot natin yan, mag-a-activate si motor number 2 and magko-close yung dalawa niyang contact na nandito. Okay, so pwede natin ulit pindutin si number 3 para mag-activate yung motor number 3 is mag-close contact to. Okay, ganun din yung kanina. Kapag pinindot natin yung stop, automatic mag-shutdown yung buong system. Or kahit sino sa tatlong to. So, ganun pa rin, no? Ang sequence natin is 1, 2, and 3. Pero, pinupush button natin. Okay? So, ganun po. Okay? Yan yung sequence control circuit number 3. Ayan. So, pasok tayo ngayon sa tinatawag nating automatic sequence control. Okay, sa field kasi napakaraming pwedeng sabihin automatic, no? So, pwede sabihin nga automatic na nag-on yung motor natin kapag merong sensor. Pwedeng by time, kung anong oras na, kunwari pag alas 6 na kailangan mag-automatic mag-on yung mga motor na to. Pwede naman na on delay or off delay. Okay? So, nakadepende yan sa system or sa design ng ating controls. Okay? So, pasok tayo dito sa time starting for 3 motors. Okay? Take note, no? Take note ng ano. Pa-take note ko sa inyo to. Symbol na yan. Okay? Pag pataas, ibig sabihin, on delay. Okay? Pag pababa, is off delay. So, patandaan lang po yan, ha? Okay, so i-analyze natin ang system na to. Okay? So, mapapansin natin dito, naka-OR yung 1M saka TR1.
Okay? So, kapag pinindot ko yung push button number 1, mag-a-activate si first motor number 1 and CTR 1 or timer 1. Okay? So, pag-activate ng motor number 1, magko-close contact to para sa latching. Okay? So, mag-a-activate ngayon in 5 seconds si TR1. So, ano ibig sabihin ng 5 seconds? Kapag pinindot natin yung push button number 1, magbibilang siya ng 1, 2, 3, 4, 5. Then, mag-a-activate to, magko-close to. Okay? Sa pag-close nito, automatic mag-a-activate si motor number 2. Okay? And si TR2 na naka-OR, naka-parallel. So, magbibilang ulit si TR2 ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Magko-close ngayon ang TR2 na to dahil nag-activate na siya. So, gagana na ngayon si motor number 3. Ayun. So, ano na yung sequence natin dito? Pag-push natin ng push button, aandar si motor number 1. Tapos, in 5 seconds, aandar si motor number 2. And then, 5 seconds ulit. Paamdar si motor number 3. So, pag pinindot ko yung stop, automatic shutdown yung system. Ganon din kapag isa sa tatlong overload is mag-activate. Okay? Walang tanong? Kung may tanong, ilista nyo na yan at itanong nyo na sa akin. Okay? Ayan. So, stopping naman tayo. So, stopping the motor in sequence. So, yung kanina is automatically nag-o-on yung system natin, yung tatlong motor natin na naka-sequence in 5 seconds. Nag-o-on na. Sabi ko nga, 1, 2, 3, 4, 5, mag-o-on yung number 2. Tapos, 5 seconds ulit, mag-o-on na yung number 3. So, dito naman, stopping the motor in sequence, baliktad. Sabay-sabay sila mag-o-on, tapos, may timer sila sa pag-off. Okay? Ah, teka. Ito palang circuit na to is naka-modify. Tama naman, tama kasi yung nandito. Okay? Tama naman to. Pero ang ginawa sa system na to is imbis na naka-OR si 1M saka si TR1 kasi sa kadalasan sa industry yung napaka bihira na merong nag na merong nag-OR ng output. Ang kadalasan is nag-OR ng input. Wala kayong makikitang output na naka-end saka naka-OR. Okay? Input lang ang pwede nating i-OR saka i-end. Okay? So dito, minodify niya, nilagay niya ang contact number 1 dito. So, katulad din nung kanina, nawala lang yung naka-parallel. Ito. Yung naka-OR. Okay? So, yun nga. Pasok tayo dito sa off. Stopping the motor in sequence. So, dito, paki-take note ng symbol na to, no? Pababa na yung arrow. Kung kanina, pataas. Pataas pa kanina yung arrow. Kasi on delay, ito naman is off delay. Pababa yung arrow. Okay, pakitake note po. Okay, let's start. So, meron tayong CR or control relay dito. Okay? So, once na inactivate ko yung start or pinush ko yung start, mag-a-activate si CR or control relay. So, sa pag-activate ng control relay, kasabay niya ang magko-close itong CR na to, ito, ito. Okay? And ito. So, nakalatch na siya ngayon. Pag nag-activate ang CR na to, automatically mag-o-on si motor number 1. Pero hindi muna mag-a-activate si motor number 2, no? Hindi pa. Hihintayin niya muna na mag-activate to bago siya mag-a-activate. Okay ba? Kailangan niya muna mag-close yung contact ni motor number 1 bago siya makapag-activate. So,
So, yung motor number 2 naman natin, magko-close to. Mag-a-activate ngayon yung TR1. Magko-close ngayon to. Okay, sa pag-activate nito, magko-close to instantly. Okay? So, magko-close to, motor number 2, contact niya, no? Nandun. Para mag-activate yung motor number 3 and magko-close to itong contact ng motor number 3 para i-activate si TR2. So, magko-close to ngayon. Ayan. So, napakaliit lang ng delay ng pag-on ng tatlong motor. Okay? So, ang sequence natin dito ngayon is 1, 2, 3, on. So, walang sequence. Sabay-sabay sila mag-on. So, paano naman yung pag-off? Okay? So, pag pinindot ko ngayon yung stop, ano mangyayari? So, mag-deactivate si CR or control relay, mag-deactivate din to, mag-deactivate yan, mag-deactivate yan, mag-deactivate to. So, lahat ng control relay contacts mawawala. Magno-normally open na ulit. Okay? Pero, si motor number 1, hindi muna siya mag-off. Si motor number 2, hindi siya mag-off. Okay? Ang automatically mag-off is si motor number 3. Okay? So, pag nag-off si motor number 3, mag-open ang contact nito. And, madi-deactivate si TR2. Si timer relay. And dahil si timer relay is off delay, magbibilang siya ngayon ng 5 seconds bago niya tanggalin yung contact na to. Okay, so magbibilang siya 1, 2, 3, 4, 5. Dahil TR2 yan, mag-open to. Okay? Mag-open to ngayon. Sa pag-open nito, mawawala ang contact ng motor number 2. Mawawala din to. So, ma-activate na naman si TR1. Pag na-activate si TR1, mawawala to and mag-deactivate yung 1. Okay, mawawala din yan. Okay? So, ang sequence natin ngayon, ang mangyayaring sequence is 3 after 5 seconds, 2, after 5 seconds, 1, but ito ay naka-off or pa-shutdown. Okay? So, ganun din. Pag nag-stop to or merong naging problema dito, ganun ang mangyayari. From 3 to 1, every 5 seconds, mag-off ang motor natin. Okay? Kuha? Okay, kung nakuha, good. Alright, so, punta naman tayo dito. Ayun, medyo complicated na to, sir. Mahaba-haba na explanation yan. Sige. Tingnan natin kung ano ang mga mangyayari sa susunod na kabanata. Okay? So, pag nag-start ako dito, mag-a-activate yung control relay. Mag-close contact to. CR. Meron pa ba? Ito pa, latching. Alright. So, mag-a-activate si motor number 1. Magko-close to, mag-a-activate si TR3. Asan si TR3? Hanapin natin yung contact ni TR3. Kita nyo ba yung contact ni TR3? Lang, double check ko nga. Ayun. So,
naka on delay. So magbibilang to ng 1, 2, 3, 4, 5, mag-o-open si motor number 2. Pag nag-open si motor number 2, magko-close ang contact na to para i-activate si TR1. Okay? Asan si TR1? Magko-close to. Kasi off delay. Automatic. Ano yan? Mag-activate yan kasi off delay. So, mag-activate din to kasi may contact to kay motor number 2. So, mag-activate ngayon si TR4. Okay? So, magbibilang siya ng, dahil on delay to, magbibilang siya ng 5 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, magko-close to, mag-activate si motor number 3. Pag nag-activate si 3, magko-close ang contact na to kasi nakakonect siya sa kanya. Mag-activate naman si TR2. Okay? Pag nag-activate si TR2, magko-close to. So, naka-on na yung tatlong motor natin. Okay? Ito din, magko-close na rin to. Dapat pala kanina pa to nag-close, no, kay TR3. Hindi natin nakita. Ayo, sinabi ko nga to kanina. Okay. So, yung sequence niya on is 1, 5 seconds, 2, 5 seconds, 3. Okay? So, paano naman pag pinindot ko yung stop? So, na-release ka na to. Paano ngayon pag pinindot ko yung stop? So, pag pinindot ko ang stop, automatic mag-deactivate yung CR. Matatanggal tong contacts na to. No? So, pagtanggal ng contacts na yan, mamamatay si motor number 3. Okay? So, pag namatay si motor number 3, mamamatay din to, mag-a-activate si TR number 2 na off delay. So, magbibilang ngayon to ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. O, open to. Pag nag-open yan, magde-deactivate yung motor number 2. Okay? Mawawala to, mawawala yan, mawawala din to. Si TR1 saka si TR4 mag-a-activate. So, magbibilang to ngayon ng 1, 2, 3, 4, 5. Magko-close to. Ay, mag-open to. And, mawawala yan. Magde-deactivate si motor number 1. Mawawala to. Okay, mawawala din to. So, ito mag-open na rin. Dapat ito nag-open na kanina. Kalimunan natin. Okay, so, magiging ang sequence niya sa pag-off is 3, after 5 seconds, 2, after 5 seconds, 1. Okay? So, ganun yung magiging sequence niya sa pag-off. Okay, so pag pinilit natin yung start, mag-on si 1 after 5 seconds, mag-on si 2 after 5 seconds, mag-on si 3. Pag nag-off naman tayo or nag-stop, si 3 na muna, after 5 seconds, mag-off si 2, after 5 seconds, mag-off si 1. So, ganun yung sequence control na pinakasimple. Okay? Okay, alright. So, punta kayo ngayon sa libro, page 248. Okay, punta kayo sa page. Punta kayo guys sa page 248. Okay, sa 248, makikita nyo doon yung sequence na merong numbers. Okay, aralin nyo mabuti yon. Okay, madali na lang yan sa inyo. Numbers na lang ang meron dun. Okay? So, dito matatapos yung lesson ko, no? 30 minutes lang, tamang-tama lang to. So, good luck sa inyo, no? So, kung meron kayong mga tanong, wag kayong mahihiyang magtanong sa akin. Okay? So, sinasagot ko naman yung tanong nyo sa chat or di pa tayo nakakapag-synchronous, no? So, makakapag-synchronous tayo pag in the other topic. Medyo madali-dali pa kasi ito eh. So, sa mga susunod na topic na medyo mahirap-hirap na, doon magsisynchronous na tayo. Okay guys, walang problema and hanggang dito na muna ang video na to. Thank you so much sa pakikinig.